Sa unang bahagi ng aming Bandila Extra kahapon, nakilala natin ang tatlong pari na nagsusulong ng optional celibacy. Ngayon naman, alamin natin kung ano nga pa ang paninindigan ng Simbahang Katolika sa mga paring may asawa at anak pero patuloy pa rin sa kanilang bokasyon. Yan ang ating Bandila Extra, Padre de Familia. Mabigat ang epekto ng pagsuway sa batas ng simbahan sa celibacy ng mga pari. Ang posibleng pagsailalim sa proseso ng suspensyon o laicization at pagkawala ng karapatang magbigay ng mga sakramento, kundi sa extreme cases lang. Pagkat ang sinumpa nila ay hindi nila sinasabuhay. Meron din naman mga provision sa canon do na kapag halimbawa na break mo yan, pari nagkukos ng scandal, pero mag-i-impose ng penalty o kaya sanction, pwedeng suspension. Depende din doon sa gravity ng kanyang offense. Kasi may mga offense na talaga ang dapat na gumawa lang, mag-intervene dyan, ay yung supreme authority ng simbahan, ang Holy See, o di kaya ang Santo Papa mismo. Nang mapatunayang tumalikod sila Father Hector, Father Jess at Father Elmer sa vow of celibacy, binigyan sila ng pagkakataon na humingi ng dispensation sa simbahan. I have not received any dispensation or I have not received any letter of suspension. I was never dispensed, no, from a celibate priesthood because I never asked that dispensation. Siyempre, mag-volunteer ka maghingi ng dispensation sa Rome. Eh, naniwala ako na kahit hindi ako celibate, pari pa rin ako. Sabi ko, hindi nakamali yung Panginoon na magano, di ba? The decision of God is forever. Hindi siya nakamali sa akin. Because we believe that this kind of discipline of the church, itong disiplina ng simbahan na binawal yung pari na mag-aasawa, nagiging disiplina lang ito nung 12th century. But prior to that, bago lahat, may asawa din yung mga pari natin, yung obispo natin. Actually, if we call Peter as the first pope, Peter has his own family. Sa canon law, yung suspension, okay yon. Pero pag namatay yung nagsuspend sa'yo na yung bishop, yung ano niya, yung suspension niya, nawawala rin. Pero nanatili ang utos ng simbahan, bawal mag-asawa ang mga pari. Sa liham na pinadala ng Archdiocese of Haro, Iloilo, nakasaad ng patuloy na suspensyon kina Father Jess at Father Hector. Ipinasa naman ang Archdiocese of Antique sa CBCP para aksyonan ang kaso ni Father Elmer. Pero nanindigan pa rin ang tatlong pari. I have to say this again and again, no? Why should I allow the unjust law of mandatory celibacy, no, to remain a law na nakita ko na unjust sa mga pari na walang gift of celibacy? Tuloy ang priesthood kahit married. Lahat-lahat depende sa faith mo, no? Depende sa calling mo. Para sa akin, I am already a winner. If it will not happen on my time, and it will happen to the next generation, at least sa akin ngayon, I am very happy na I started it. And I am honest enough, sincere enough, that I love my vocation, and I will love my family. Ano po ang advice ninyo, Archbishop, dito sa mga paring ito na lumalaban pa rin, no, para magkaroon ng optional celibacy? I think it's a futility. It will not happen. I hope, no, I can be wrong, but from what I see, it will not happen. Suntok sa buwan. Suntok sa buwan. So para sa akin, tanggapin na nila na talagang hindi sila, nahihirapan silang sundin yung buhay ng mabuhay mag-isa, at humingi na sila ng dispensation, o kaya talaga i-dismiss sila para wala na rin sila sa loob ng sakop ng simbahan. Ayon sa simbahan, mahaba pa ang prosesong dinaraanan ng mga paring nag-a-apply sa dispensation o laicization. Pero ang mas mahalaga, ang kagustuhang may tama ang lahat at mamuhay ng maayos base na rin sa mga aral at batas ng simbahan.